Sinatay, tuloy-tuloy na po, minamadadako na po tayo sa ating pag-aaral o pakikinig na banal na salita natin pinamalapay ni Jesus bilang pagbibigay galang po sa banal na salita natin pinamalapay ni Jesus. Sa'yo muna po, pinamadal po tumayo at narito po, akin na binibay po magkakataon sa ating binalat ordered picture, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Praise the Lord. Amen. Lahat po tayo magsabing praise the Lord. Purihin pong ating pinakamamahalang Panginoon. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Orlando. Magandang hapon na po, mamina mahal. Tayo po'y panandali ang manalangin. Minsan pa maunawaan natin ang kanyang mga banal na salita. Pagpalain tayo ng Diyos sa pakikinig ng kanyang mga banal na salita, mamina mahal. Tayo po'y manalangin muna. Dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos, na makapangyarihin sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, kami po'y nagpupuri. Nagpapasalamat po kami sa dakilang pribileyo na pinagkaloob muli sa amin. Muli mo kami pinagkatipon-tipon upang sambahin, purihin at paglingkuran ka, mahal na Panginoon. Ikaw po ang aming tanging pag-asa, mahal na Panginoon. Isang kagalakan para sa amin, mahal na Panginoon, na magkaroon kami ng pagkakataon na paglingkuran ng iyong dakilang pangalan, mahal na Panginoon. Marami salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat sa pagtanggap mo ng aming pagsamba, ng aming paglilingkod at pagpupuri, mahal na Panginoon. At minsan pa sa mga salita mo, pagpalaan mo po yung mga salita. Patuloy po kayong mangusap sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Ipaunawa mo ang iyong mga banal na salita, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga anak mo, kayo pa maglagay ng mga salita mo sa aking bibig. Malapang maging pagpapala sa lahat ng mga naaabot. Malapang na yung mga banal na salita at aming sinasaway. Ang lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak muna, maminamahal sa ating pinakamamahalang Panginoon. Purihin pong ating pinakamamahalang Panginoon, maminamahal, at habang inihanda po natin ang ating pambungad na talata dito sa John 15:22, nagpapaabot din po ko, maminamahal, ng pagbati sa lahat ng mga minamahal, ang mga anak ng Diyos, sa lahat ng ating mga beloved workers, beloved preachers, sa ating mga beloved choir members, instrumentalists, sa ating mga minamahal na kapatiran na kasama po natin ngayon, sa mga beloved webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao na nanonood, nakikinig sa gawain po natin ngayon, mga minamahal. At nagpapaabot din po tayo ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, sa mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, at ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalati ay para sa ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran, ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Amen. Isang malakas na palapak muna, maminamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya libasahin po natin ang ating pambungad na talata, maminamahal. John 15:22. Dito po sa Juan Kapitulo 15, talatang 22. Kung hindi sana ako naparito at nagsalita sa kanila, ay hindi sila magkakaroon ng kasalanan. Natapot ngayon, wala na silang madadahilan sa kanilang mga kasalanan. Amen. 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 Maminamahal, ang ating paksa ay pamagatan po natin, if Jesus had not come, if Jesus had not come, sinabi ng talata, maminamahal, if I had not come and spoken unto them, they had not had sin. But now they have no cloak for their sin. Maminamahal, dapat nating ipagpasalamat, mga minamahal, ang pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Napakadakilang bagay, mga minamahal, ang idinulot ng Pasko. Hindi dahil sa material na bagay, mga minamahal, hindi dahil sa 13-month pay, hindi dahil sa bonus,
Hindi dahil sa mga masasarap na pagkain, mga bagong damit na tatanggapin natin, sa mga material na bagay, hindi dahil diyan. Kundi dahil maminamahal ang Diyos ay bumaba. Siya ay nagkatawang tao, maminamahal, sapagkat marubdob ang kanyang pag-ibig sa atin. Ayaw niya tayong mapahamak, maminamahal. Ang Pasko, maminamahal, ay nagbigay sa atin, maminamahal, nagdulot sa atin ng pag-asa. Nagdulot sa atin ng kagalakan, ng kapayapaan, ng kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Kung hindi po marito ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, sisisihin mo ang magulang mo, bakit ipinanganak ka pa? Kasi maminamahal, mabubuhay tayong walang pag-asa. Mabubuhay tayong pagkatapos mabuhay ng ilang taon sa mundo, itatapon tayo sa walang hanggang kaparusahan sa apoy ng impyerno, at pagkatapos itapon pa tayo sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga, ang idunulot sa atin ng Pasko, maminamahal, kaligtasan, pag-asa, kagalakan, kapayapaan, at higit sa lahat, maminamahal, binigyan tayo ng pagkakataon na makapiling natin ang Diyos sa langit dahil sa Pasko. Amen? Yan, maminamahal, tignan niyo yung mga taong walang Kristo. Tignan niyo yung mga lugar, maminamahal, na hindi nila ipinagdiriwang ang Pasko. Tignan niyo yung mga taong walang Pasko, maminamahal. Nabubuhay sila sa kasakiman. Nabubuhay sila, maminamahal, sa kalayawan. Ang buhay nila, maminamahal, ay punong-puno ng galit, punong-puno ng poot, unhappy, desperate, no hope, at higit sa lahat, without salvation, walang kaligtasan. Tignan niyo yung mga naniniwalang si Kristo tao lang, pati mga loved ones nila, ititiwalag nila, ipakukulong nila dahil sa kasakiman, because of greed. Tignan niyo yung North Korea. Walang Kristo, walang Diyos na pinagdiriwang, walang Paskong pinagdiriwang ang mga tao. Hindi baling mamatay, makatakas lang sa lugar ng North Korea. Aso talagang napakahigpit nila. Hindi sila makatakas. Gumagawa sila ng paraan makatakas sa bansa nila, pero pag nahuli sila, papatayin. Papatayin sila, mga minamahal. At kung makalabas man sila, ipakukulong ang kanilang mga loved ones. Ang magdurusa sa kasalanan nila na pagtakas sa bansang North Korea, yung mga loved ones lang iniwan nila doon sa bansa nila, ikukulong yon at pahihirapan. Yun yung mga bansang walang Pasko. Walang Kristo sa puso. Ang Afghanistans, lalanguyin nila yung dagat, mga minamahal, makatakas lang sa lugar nila dahil punong-puno ng patayan, punong-puno ng terorism. Ang Syria, ang daming bansa na walang Pasko, mga minamahal, ang daming bansa, mga reliyon na hindi naniniwala na si Kristo'y Diyos. Wala silang Pasko, mga minamahal, wala silang pag-asa. Wala silang kapayapaan. Nabubuhay silang makasarili. Nabubuhay sila, mga minamahal, na para lang sa mundo. Ang katwiran nila, mga minamahal, kumain, uminom na tayo at magpakasaya. Dangang bukas, tayo'y mamamatay. Yun ang prinsipyo ng mga taong walang Pasko. Yun ang mga prinsipyo ng mga taong walang Kristo sa puso. Amen. Kaya nga, maminamahal, sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, if I had not come, kung hindi siya pumarito, maminamahal, wala tayong pag-asa. Wala tayong kaligtasan. Nakaatang sa dagat-dagat ang apoy. Nabubuhay na lang tayo parang hayop, mga minamahal. Kakain, iinom, at
kakatayin sa impyerno at itapong pa sa dagat-dagat ang apoy. Dito sinabi ng ating mahal na Panginoon dito, mga minamahal, kung hindi sana ako naparito ay hindi sila magkakaroon ng kasalanan na dapat ngayon wala na silang maidahil-dahilan sa kanilang kasalanan. Hindi nangangahulugan, mga minamahal, na pag hindi pumarito ang ating malapang noon, hindi tayo, wala tayong kasalanan. Hindi po. Bago dumating ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang tao po'y lipos na sa kasalanan. Amen? Sinabi ng Roma 5:19, mula nang pumasok ang kasalanan sa isang tao, kay Adan, tinaglay na ng lahat ng tao ang kasalanan. At kaya naranasan ng lahat ng tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ng tao ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Roma 5:12-19. Ibig sabihin, bago dumating si Kristo, maminamahal, nagkasala na ang tao. Kaya ang ibig sabihin ito, maminamahal, na kung hindi sana ako naparito, hindi na sila nagkaroon ng kasalanan datapwat. Ngayon, wala na silang maidahil-dahilan sa kanilang kasalanan. Ang tinutukoy diyan ng ating pinakamamahal na Panginoon ay ang mga hindi naniniwala sa Pasko. Amen? Yung mga taong hindi naniniwala kay Kristo na siya'y Diyos. Yung mga tao, mga minamahal, na hindi tinanggap si Kristo. Katulad ng Israel. Ang tinukoy dito ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ang Israel. Kasi hanggang ngayon, hindi sila naniniwala na dumating na ang Mesiyas. Hanggang ngayon, nakatingala sila sa langit. Hanggang ngayon, nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Inaalam kailan darating ang Mesiyas, kailan magkakataon tao ang mahal na Panginoon Diyos. Hindi nila alam, mga minamahal, 2,000 years ago na. Para silang naghihintay ng sasakyan. Ang tagal-tagal na nilang naghihintay yung sundo nila, hindi nila alam, nalagpasan na sila. 5 oras nang nagdaan, hindi pa nila nakikita. Ang tagal ng sundo ko, ha? Yung pala, nalagpasan ka na. Kasi naghihintay ka pa kasi susunduin ka lang, naghihintay ka pa ng magarang sasakyan. Eh, ang dumating na sasakyan, karag-karag. Kaya akala mo hindi yun ang susundo sa'yo, nalagpasan ka. Ganun-ganun ng Israel. Ang expected na hinihintay nila ay isang prinsipe, isang hari, isang makapangyariang lalaki na handang pumatay ng mga Roman soldier dahil sila'y inalipin ng Roma. Pero ang dumating, maminamahal, isang taong ipinanganak sa sabsaban, sa kulungan ng hayop. Ang nakilalang magulang ay karpintero. Mahirap. Lumaking salat sa yaman, namatay ng walang kalaban-laban sa krus. Kaya hindi nila accept, hindi nila tanggap na si Kristo yung inihintay nila kasi ang inihintay nila ay matipuno, matapang, sabi, galing sa lipi ni David. Ang galing sa lipi ni David, si Jose. Kaya bilang tao, ginamit yung katagang galing sa lipi ni David. Pero si Kristo bilang Diyos, mga minamahal, ang ating pinakamamahal pa ng Kristo, mga minamahal, siya mismo ang ugat ni David. Galing sa kanya si David. Amen. Kaya sa Biblia, ang malapanong kung tinatawag siya ang supling at ugat ni David. Supling at ugat. Ibig sabihin, bilang tao, supling. Bilang Diyos, ugat. Sa kanya nagmula si David. Pero bilang tao, sa lahi ni David, galing ang malapanong Kristo. Kasi sinabi ng ating pinakamamahal Panginoon, if I had not come, and spoken unto them, they had not seen. Ang tinutukoy yung mga taong hindi naniniwala kay Kristo. Mga iglesia ng tulisan. Ang tingin kay Kristo'y tao. Sinabi ng mahal na Panginoon, kung hindi sana ako naparito, hindi na sana kayo nagkasala. Pero naparito ako, hindi kayo naniwala, wala na kayong maidadaylan.
Kasi pag hindi ka naniwala kay Kristo, sabi ng Biblia, if you believe not that I am He, you shall die in your sins. Pag hindi ka naniwala na si Kristo ang I am He, nang ibig sabihin ng I am He, maminamahal, sabi diyan, the God of Abraham, the God of Jacob, and the God of Israel. O the God of Isaac and the God of Jacob, it means Israel. Nasa Exodus 3:13 up to 15. Ang ibig sabihin ng I am He, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Yan ang ibig sabihin ng I am He. Hindi sila naniwala sa mahal na Panginoong Jesucristo, maminamahal. Kaya sinabi ng mahal na Panginoon, hindi sana kayo nagkasala. Kung hindi ako naparito, hindi sana kayo nagkasala. Kasi ang Israel, almost perfect. Ang Israel, ito ang the most regarded people. Ang Israel, maminamahal, ang pinakatamang reliyon na sunod nila ang kautusan. Isa lang ang pagkakamali ng Israel, yung hindi sila sumampalataya sa mahal na Panginoong Jesucristo. Kulang na, yun na lang ang kulang, almost perfect, the most regarded religion throughout the world, the most moral religion. Kaya nga, kung religion ang pag-uusapan, walang makahigit sa reliyon ng Judaism. Ang Israel, the perfect religion. Pero nagkulang lang sila ng isa. Sabi, sa pagnanais nila na maitayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Sila'y may pagkakilala, sila'y may pagmamalasakit sa Diyos, ngunit hindi sa pagkakilala. Sapagkat sa pagnanais na maitayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos dahil hindi sila sumampalataya sa mahal na Panginoong Jesucristo. Ganun din ang mga naniniwalang si Kristo tao. Ang Judismo, parang pananampalataya yan ng si Kristo'y tao. Naniniwala sila na iisang Diyos pero si Kristo hindi nila kinikilala. Yun ang sinabi ng Biblia. Bakit, mga minamahal, sinabi ng Biblia na kung hindi sana ako pumarito, hindi na sana kayo nagkasala. Kasi nagawa na nila yung kautusan. Natupad nila ang kautusan. Sinusunod nila. Pero yung pinaka-importante sa lahat, sinabi ng 1 John 3:23, yung pananampalataya kay Kristo, yun ang kanilang hindi nasunod. Sabi, natisod sila sa batong katitisuran na kung sasampalataya ka, hindi tayo mapapahiya. Amen. At dito sa banal na kasulatan, mga minamahal, if Jesus had not come, sabi ng banal na kasulatan, the law would not have been fulfilled. Kung hindi na parito ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal, walang makasusunod sa kautusan. Sinabi ng Biblia, mga minamahal, for all have sinned and come short of the glory of God. Walang nakasunod, wala, kahit isa. Walang nakasunod. Sabi ng banal na kasulatan, ang kasalanan ay ang pagsuway sa kautusan. Kaya kung hindi ka, walang nakasunod kahit isa, lahat ay naging makasalanan. Sabi ng 1 John 3:4, ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Sabi ng Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Sa Roma 3:23, walang nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Sa madaling salita, lahat tayo mapapahamak. Sabi ng Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Ang regalo ng Diyos, mga minamahal, sa Paskong ito ay ang buhay na walang hanggan. Ang kanyang bugtong na anak, dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Siya na ang nagbayad. Sabi, the law would not have been fulfilled.
Kaya naparito si Kristo, sabi ng Mateo 5:17, naparito ako hindi para wasakin ang kautusan, kundi tuparin. Sinunod niya ang kautusan, hindi dahil bilang tao, hindi. Sinunod niya ang kautusan para sa atin. Nakita niya, wala tayo, hindi tayo karapat dapat, walang nakasunod kahit isa. Pero sinabi ng Mateo 5:17, mga minamahal, sinunod niya, ginanap niya, ito'y para sa atin. Pag sumampalataya ka sa mala Panginoong Kristo, parang sinunod mo na lahat ng utos ng Diyos. Dahil sabi ng Roma 10, talatang 4, sabi diyan, ang buong kautusan ay nauuwi sa pananampalataya kay Kristo. Amen? Kaya kung wala, kung hindi na parito ang ating mala Panginoong Kristo, isipin niyo mga minamahal, sabi ng Biblia, tayong lahat ay mapapahamak. Tayong lahat ay papunta sa dagat-dagatang apoy. Amen? Pero dahil sa naparito ang anak ng Diyos, si Kristo bilang tao, ang Diyos ay nagkatawang tao, tinawag na anak ng Diyos. Sabi ng Galacia 4, talatang 4 hanggang 7, mga minamahal, tinubos niya tayong nasa ilalim ng kautusan upang tanggapin natin ang pagkupkup bilang mga tunay na anak ng Diyos. Basahin natin Galacia at sunod natin mamaya yung Colossians 2:14. Dito po sa Galacia, chapter 4, verse 4 up to 7. Datapat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang matubos niya ang nanga sa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkup sa mga anak. At sapagkat kayo mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Ano pat hindi ka na alipin, kundi anak. At kung ang anak ay tagpagmana ka sa pamagitan ng Diyos. Amen. Dito po sa Colossians chapter 2 verse 14, sabi po, napinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, nandi na ayon sa atin, at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Amen. 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 Pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin. Pinawi niya ang kautusan. Tinupad niya ang kautusan, mga minamahal, para tayo po ay tubusin sa ilalim ng kautusan. Sinabi dito, sinugo ng Diyos ang kanyang anak at ipinanganak ng isang babae, ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang matubos niya ang nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkup sa anak. Sapagkat kayo'y mga anak ay sinugo ng Diyos ang kanyang espiritu, Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Ano pat hindi ka naalipin kundi anak, kung anak ay tagapagmana ka nga sa pamagitan ng Diyos. Ngayon, mga minamahal, dahil sa pagparito ng Diyos, dahil sa tinatawag na Pasko, mas mapalad pa tayo kala Moses. Mas mapalad ka pa kay Abraham. Mas mapalad ka pa sa 12 patriarka. Mas mapalad ka pa kay Gideon sa mga Old Testament saints sapagkat sila'y alipin. Alipin lang sila pero tayo, mga minamahal, sabi dahil sinugo ng Diyos ang kanyang anak, tinanggap natin ang pagkupkup bilang anak ng Diyos. Ngayon, hindi ka na alipin kundi anak. Sumisigaw ang Espiritu ng Diyos sa ating puso na katagang Aba, Ama. Ibig sabihin, tayo'y mga tunay ng anak ng Diyos at kung anak ng Diyos, tagapagmana ng pangako ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Hindi ka ba magdiriwang yan? Hindi ka ba magsasaya yan? Sa buong buhay mo, kahit araw-araw magsaya ka dahil isang dakilang pribileyo na mapabilang ka sa tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya maraming nakikriticize. Ang sabi nila, bakit gumagaya kayo sa mga pagano? Ang pag-celebrate ng Christmas ay paganism. Bakit hindi naman December 25 ipinanganak ang mala Panginoon? Bakit pinagdiriwang nyo December 25? Bakit kasama nyo pinagdiriwang ng mga sanlibutan?
ang Pasko samantalang pagan practice daw. Hindi yun ang sa atin. Ang importante sa atin, mga minamahal, hindi lang isang araw, hindi lang December 25, kundi araw-araw ay Pasko. Kung pwedeng ipagdiwang natin araw-araw ang katubusan na ginawa ng malapanunso Kristo, mga minamahal, kaya dapat gawin natin. Kaya hindi lang araw, hindi lamang December 25. Amen. Napakalaki ang ginawa ng Diyos, mga minamahal, sa buhay natin ng Pasko. Kaya wag nating i-rely yung isip natin sa ang puso natin na ang Pasko, mga minamahal, ay para sa panahon ng kainan. Panahon ng pagtanggap ng regalo, mga minamahal, sinabi ng Biblia, the kingdom of God is not meat and drink, but peace and joy and righteousness in the Holy Ghost. Huwag mapokus natin, huwag mapokus ang isip natin sa mga material na bagay. Kung ang sanibutan, sa ganung paraan nila pinagdiriwang ang Pasko, pero tayo nagdiriwang dahil binigyan tayo ng pag-asa, binigyan tayo ng Diyos ng kagalakan, ng kapayapaan, ng kaligtasan. At higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Yun ang dahilan bakit nagdiriwang tayo. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, if Jesus had not come, the law would not have been fulfilled. Walang nakasunod. Ang access para makarating ka sa langit, mga minamahal, ay kailangan masunod mo ang kautusan. Paano ka makapasok sa salita? Paano ka makapasok sa karen ng Diyos kung hindi mo nasunod? Amen? Pero sabi ng Philippians chapter 3 verse 9, sabi diyan, sa pamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo, nasunog natin ang buong kautusan. Ang pananampalataya, ang katwiran buhat sa Diyos ay ang pananampalataya kay Kristo. Amen? Sabi, ako'y nasumpungan sa kanya na walang katwiran sa aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi sa katwiran sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwirang buhat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Amen? Kaya, tandaan niyo, mga minamahal, ang pinakakahabagabag sa lahat ng nilalang, sa lahat ng tao, lalo na yung mga taong nadaya ng reliyon, na ang tingin nila si Kristo tao. Napaka-devoted nila, napaka-dedicated nila. Lahat sinusunod nila. Akala nila, langit na sila. Yan ang pinakakahabag-abag na tao sapagkat sila yung mga taong sinabi ng Biblia, mga minamahal, na wala sila, nasa ilalim sila ng kautusan at hindi nakasunod, hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Bakit? Hindi sila sumampalataya kay Kristo. Wala nang nakasunod eh, kahit isa, kahit sino. Kahit yung pinakamataas na leader nila, walang makasunod. Kaya nga, sa awitin kanina, kahit mga propeta, kahit mga anghel, kahit anghel nagkasala. 2 Peter chapter 2 verse 4, ang mga anghel no nagkasala, ibinulid sa impyerno at inilaan sa paghukom. Pagdating ng araw, yung mga anghel na nagkasala, itatapon sa dagat-dagat ang apoy. Sila ngayon yung mga demonyo. Sila yung mga kampo ni Satanas ngayon. Si Satanas, siya yung si Lucifer, the bright of the morning star. Dahil sa kanyang kasalanan, pride, pinalaya siya sa langit at itinapon sa impyerno. Amen? Kaya sabi ko sa inyo, napakapalad natin. Bakit? Sapagkat may Pasko. Amen? Ang pinakadakilang tinanggap natin sa Pasko, yung pag-asa, yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggang, yung kagalakan, yung kapayapaan, hindi mabibili ng salapi. Kahit pagputol-putulin ang katawan mo, kahit igatong ka, kahit gawin kang giniling, hindi mo kayang bayaran. Kaya kahit anong sakripisyo, kahit anong hirap ang nadanasin mo sa paglilingkod sa Diyos. Ang mga Kristiyano noon pinapakain sa leyon, pero taas ang kamay na pupuri sa Diyos habang tinatanggap ang kanilang kamatayan, kasi ang tinitignan nila, yung kanilang kaluluwa ay magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos.
Kaya't sa buhay natin, kahit anong pagsubok, may mga Kristiyano, hindi lang matanggap yung gusto nila, lupay-pay na. Wala nang ganang maglingkod sa Diyos. Gusto nila sila pang aamuin lagi ng Diyos. Gusto nila sila palagi susuyuin. Paano pag nagkatataka ng 666, paano kung may mga pagsubok na, lalong hindi ka na makapaglingkod sa Diyos kasi gusto mo sinusuyo ka pa. Gusto mo ikaw pang aamuin. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ngayon sa Lucas 16:16, naligtas tayo sa biyaya, kailangan pumasok ka sa kariyan ng Diyos na nagpupumilit. Nagpupumilit, hindi pinipilit, nagpupumilit. Makitid at makibot ang daan patungo sa buhay. Konti makasusumpong nito, makitid. Kailangan lumakad ka ng patagilid para makapasok ka. Pero ang daan sa kapamakan, malapad, maluwag ang daan sa kapamakan. Kahit 10 kotse o 20 kotse magsabay-sabay pumasok, kasyang-kasyang kasi maluwag na maluwag ang daan sa kapamakan. Pero ang daan sa langit, makitid, makipot. Kailangan ipagkasya mo yung katawan mo kung maaring tumagalit ka papasok. Ibig sabihin, pilitin mo talaga. Sabi nga ng mala pastor, maminamal, kahit ayaw na sa'yo ng Diyos, kahit pinagbabawala ka ng dumalo, kahit ibinaban ka sa gawain, pilitin mo, dumalo ka, dahil sa pilitan ng pagpasok sa langit. Ngayon, ganun ang palatuntunan ng Diyos, hindi ka na sinusuyo, hindi ka na pinipilit, kundi dapat magpumilit ka. Ganyan sa Lucas 16, verse 16, sabi diyan, pumapasok na may pagpupumilit. Basahin natin ang talata. Dito po sa Lucas, Kapitulo 16, talatang 16. Ang kautusan at ang mapropita ay nananatili hanggang kay Juan. Mula nooy, ang ebanghilyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangaral at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Amen. Nagpipilit. Amen. Tignan niyo yung naniniwalang si Kristo tao. Kahit ayaw na papasukin, dahil sarado na, talagang nagpupumilit, nakaabang pa rin. Yun ang mapakinggan nila dun sa pintuan, yung ano, nandito, kita ko, yung mga hindi nakapasok, yun na late, nakaganon yung tenga dun sa pinto. Pag nagpupumilit, kahit hindi naman papuntang langit, ano ka maligtas kung tatanggihan mo ang Diyos na yung tagapagligtas? Amen? Sarado sila. Nagkaganon, no? Tinatapat na lang yung tenga doon sa pinto. Nagpupumilit makarinig. Nagpupumilit maminamahal na kahit man lang sa labas, mapaglingkuran nila ang Diyos. Pero hindi mangyayari. Amen? Kasi tinanggihan nila ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa, magbibigay ng kaligtasan. Eh napakapalad natin tayo, hindi natin ginagawa, nakapagnalit kayo, sarado na. Hindi natin ginagawa, maminamal, kahit kayo ay matagal nang di dumadalo, pagbabawalan, hindi sumamba. Maminamahal, ang langit ay para sa lahat. Pilitin mo! Sabi, ang kautusan ay hanggang nagsimula kay Moses hanggang kay San Juan Bautista. At dumating ang biyaya sa pamagitan ng mala Panginoong Jesucristo. At simula noon, sabi, ang ebanghelyo ay ipinangaral at ang bawat tao kinakailangan pumasok na nagpupumilit. Kaya wala sa bokabularyo ng Kristiyano yung tisod ako. Amen. Pag ang bokabularyo mo tisod ako, mismong Diyos titisuring ka para dalhin ka sa impyerno. Amen? Wala na sa atin yung katagantisod ako. Kapag minahal mo ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia, dakilang kapayapaan ang tinatamok ng mga umiibig sa salita ng Diyos at walang dahilan upang sila'y matisod. Psalms 119:165. Eh kapag ikaw ay bokabularyo mo, tisod ako. Sisipain ka pa ng anghel palabas sa langit.
Kasi wala sa Kristiyano yung katagang tisod ako. Kapag mahal mo ang salita ng Diyos, iniibig mo ang salita ng Diyos, pinahalagaan mo ang salita ng Diyos, dakilang kapayapaan ang matatamo ng mga nagsisiibig sa kanyang kautusan at wala silang dahilan para sila'y matisod. Amen? And Psalms 119:165. Ibig sabihin, pag natisod ka, hindi mo mahal ang kaligtasan mo. Hindi mo mahal ang salita ng Diyos. At pag hindi mo mahal ang salita ng Diyos, hindi mo mahal ang Diyos. Amen? Yan ang unang daylan, maminamahal. Sabi ng Biblia, if Jesus had not come, the law would not have been fulfilled. At pangalawa, sabi ng Biblia, there would be no redeeming gospel. There will be no redeeming gospel. Wala sanang gospel. Wala sanang ebanghelyo. Walang makapagtutubos sa kasalanan. Sabi ng Biblia, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Ang ebanghelyo lamang ang tanging makatutubos sa atin. Kung hindi na parito si Kristo at hindi namatay sa krus ng Kalbaryo, there would be no redeeming gospel. Sabi ng Biblia, walang makatutubos na ating kaluluwa. Kahit sabihin pa ni Padre, special ibayad mo, mapunta sa langit yan. Kahit puro special ang ibayad mo sa mga kaluluwa ng mga mahal mong sa buhay na namatay, magbayad ka ng mahal. Sabi ng Psalms 49:6-9, walang makatutubos sa iyo. Sapagkat ang bayad ng iyong kasalanan ay mahal at walang katumbas. Kahit isang mundong kayamanan sa mundo, hindi kayang bayaran ang katubusan ng kaluluwa mo. Kaya kung hindi na parito si Kristo, there would be no redeeming gospel. Hindi ka matutubos ng kahit sino. Sabi rito sa Psalms 49:7-9, basahin natin. Dito po sa Awit 49:7-9, wala sa kanyang makakatubos sa anong pamang paraan sa kanyang kapatid, ni magbibigay man sa Diyos ng pangtubos sa kanya. Sapagkat ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal, at ito'y naglilikat magpakailanman, upang siya'y mabuhay na lagi, upang siya'y huwag makakita ng kabulukan. Amen. 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 Sapagkat ang katubusan ng kanyang kaluluwa ay mahal, at naglilikat, ito'y naglilikat magpakailanman. Ibig sabihin, ang katubusan ng iyong kaluluwa ay mahal. Hindi naglilikat. Ibig sabihin, walang katapusan. Upang siya'y mabuhay palagi, upang siya'y huwag makakita ng kabulukan. Pag ikaw ay tumanggap ng katubusan, hindi ka na mabubulok sa impyerno. Sabi ng Biblia, maminamahal, tutubusin ka ng mahal ng Kristo, gigisingin ka, ibabangon ng iyong katawan na bulok na sa sementeryo, bibigyan ka ng bagong katawang maluwalhati. Sabi ng Biblia, papalitan niya ang iyong katawan ng panlupa ng katawang panlangit, celestial body, incorruptible body, glorified body, immortal body, hindi na mamamatay, hindi na mabubulok, hindi na tatanda. Age is just a number. Magkakaedad ka 10,000, 100,000, o ilang libong edad mo, maminamahal, hindi ka tatanda, hindi ka mamamatay. Kaya sinabi ng Biblia, sapagkat ang kanyang katubusan ay mahal, sapagkat ito hindi maglilikat magpakailanman. Kasi pag tinubos ka na, hindi ka na maglilikat magpakailanman, hindi ka na mamamatay kailanman. Sabi, upang mabuhay ka at hindi ka makakita ng kabulukan, hindi ka mananatiling bulok sa impyerno, kinakain ng uod. Mga minamahal, mayroong redeeming gospel. Sinabi ng Biblia, tinutubos ng ating mahal na Panginoon ang kaluluwa ng kanyang mga anak. At sabi, walang kikilalanin sa kanila ang may kasalanan. Basahin natin Psalms 34:22. Dito po sa Awit 34:22, tinutubos ng Panginoon ang kaluluwa ng kanyang mga lingkod, at wala sa nagsisang pagkalong sa kanya ay kikilalaning may sala. Amen. 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 Tutubusin ng mahal na Panginoon ang kaluluwa ng kanyang mga lingkod.
At wala sa mga nagsisipagkanlong sa kanya ang kikilalaning may sala. Sa reliyon, maminamahal kahit special ng special ang ibayad mo. Kahit sabi nga ni Dr. Jose Rizal, kahit ang buong dagat Pasipiko gawing bindita, idilig sa namatay, hindi matutubos siya sa kanyang kabulukan. Hindi matutubos ang kanyang kaluluwa sapagkat ang bayad ng kanyang kaluluwa ay mahal, hindi naglilikat magpakailanman. Pero sabi ng 1 Pedro 1:18-19, ngunit tinubos tayo ng dugo ni Kristo. Amen? Na tayo, sabi ng Biblia, maminamahal, tinubos tayo ng mahalagang dugo ng kordero, walang kapintasan, walang dungis sa mga tuwid, ay ang dugo ng mahal na Panginoong Kristo. Amen? Hindi ng kayamanan, hindi ng ginto na minana natin sa ating mga magulang, kundi tinubos tayo ng dugo ni Kristo. Yun ang dahilan kung bakit siya naparito. Yun ang dahilan kung bakit ipinagdiriwang natin ang Pasko. Sabi ng Biblia, if Jesus had not come, there would be no redeeming gospel. Wala sana tayong katubusan, wala tayong pag-asa. Naghihintay tayo, maminamahal, ng parusa sa dagat-dagatang apoy. Amen? Kaya yun ang palaging isipin natin pag nagdiriwang tayo ng Pasko, hindi sa material. Ang isipin natin, yung ginawa ni Kristo, bakit may Pasko? Amen! Kahit wala kang handa, kahit wala kang bagong damit, kahit wala kang bagong sapatos, walang dahilan para malungkot ka. Walang dahilan kung pang hindi ka magdiwang ng Pasko. Kahit masunugan ka ng bahay, kahit mawala lahat sa iyo, pag nasa sa iyo si Kristo, ikaw na ang pinakamapalad sa lahat na mapalad sapagkat nasa iyo pa rin ang pag-asa. Tignan niyo yung mga tao, maminamahal, na nasusunugan pag araw ng Pasko. Kala nila, wala na kaming Pasko, wala na kaming bahay. Wala kaming Pasko, wala kaming bagus, wala kaming pagkain. Wala nang trabaho ang asawa ko. Natanggal sa trabaho kasi nagkaroon ng pandemya. Nagkaroon ng lockdown. Nagsara ang mga business. Nawala ng trabaho, wala na kaming Pasko. Sino nagsabi? Ang Pasko hindi sa material. Amen? Habang tayo'y naglilingkod kay Kristo, may pag-asa, may buhay, may kaligtasan, may kagalakan, may kapayapaan. Amen? Hindi mo pwedeng idahilan na hindi ka maging masaya sa Pasko dahil wala kang bagong sapatos. Merong mga tao dyan, maminamahal, hindi naman naglilingkod kay Kristo, hindi naman Kristiyano, wala silang paa, pero masaya pa rin. Amen? Ikaw, wala ka lang sapatos, hindi ka na masaya. Gusto mo magpalit kayo, ikaw may bagong sapatos, wala ka namang paa. Anong gusto mo? Yung may bago kang sapatos, walang paa? O meron kang paa, wala kang bagong sapatos? Mabuti na yung wala kang bagong sapatos, meron kang paa. Amen? Kasi nasa sa iyo pa rin si Kristo. Amen? Pangatlo, sabi ng banal na kasulatan, if Jesus had not come, there would be no reconciliation. Wala sanang reconciliation. Alam nyo, maminamahal, bakit walang tigil, walang patlang, walang hinto ang mga salot, epidemya, tapos nagbabanta na naman yung pinatubo, pumuputok-putok na, magkakaroon pa ng malalakas na bagyo, tapos mayroon pang big one, nakalimutan na ng mga volcanologists yung big one na tinutukoy. Kasi na-focus sila sa pandemic. Hindi na napagandaan dati nung putok na putok yung tinatawag na big one, magkakalindol anytime. Laging mayroong may earthquake drill. Maya't maya, bawat araw, bawat oras, may mga earthquake drill. Kasi anytime, lilindol. Ngayon, na-focus sila doon sa pandemic. Pero kahit nandyan ang pandemic, nagbabanta pa rin, maminamahal, ang big one, ang lindol. Bakit? Kasi mayroon na pong fault line. Ang fault line mula Luzon hanggang doon sa Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao, fault line.
Pag lumindol, maraming mawawalang mga gusali. Maraming buhay ang mamamatay. Sabi ng mga eksperto, 30,000 sa Metro Manila pa lang. Estimated nila. 30,000 mamamatay Metro Manila pa lang pag nagkaroon ng Big Bang. Bakit hindi matapos-tapos ang mga bagay na yan, ang mga lindol at pandemya, kalamidad? Bakit? Kasi ang tao kaaway ng Diyos. Sabi ng Colossians 1:21, anong laban mo sa Diyos? Gatuldok ka lang? Kaaway ng Diyos. Kaya nga, tayo ngayon, maminamahal, ay nagdiriwang ng Pasko. Tayo nagpapasalamat kay Kristo sapagkat if Jesus had not come, there would be no reconciliation. Dapat nananatili tayong kaaway ng Diyos. Pero ngayon, dahil sa Pasko, dahil tayo'y sumampalataya kay Kristo, hindi na tayo kaaway ng Diyos, kundi God with us. Hindi na God against us. Hindi na galit ang Diyos sa atin. Bati na tayo ng Diyos. Amen? Pero ang sandibutan, ang mga taong hindi naniniwala sa Pasko, mga taong hindi naniniwala kay Kristo na siya'y Diyos, nananatiling kaaway ng Diyos. Ang ibig sabihin ng reconciliation, maminamahal, yung bring back in harmony. Bring back in harmony. Nagkaroon uli kayo ng magandang relasyon dahil naparito si Kristo. Sabi ng Mateo 1:21-23, sabi diyan, maminamahal, ang ipapangalan sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sabi ng 23, at sabi sa 23, maminamahal, tatawagin ang kanyang pangalan. Sabi narito, ang dalagay magdadalang tao at mga anak ng isang lalaki, ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin, sumasa atin ang Diyos. God with us. Hindi na God against us. Dati ay God's against us. Na umuusok ang ilong ng Diyos sa galit sa tao. Kaya nga, ganun na lang, nilipol niya ang tao, maminamahal, noong panahon ni Noah, nilipol niya, pinatay niya lahat ng mga tao, walong kaluluwa lang ang naligtas. Ganun ang puot ng Diyos sa tao. Pero napakapalad natin ngayon, may Pasko, mga minamahal. If Jesus had not come, there would be no reconciliation. Wala sanang reconciliation, hindi magkakasundo between sinners and God. Ang Pasko, maminamahal, God and sinners reconcile. Amen! Ibig sabihin, ang Diyos ay nakikipagbati na sa tao. Amen? Sabi ng Colossians 1:21, dahil sa ating kasamaan, naging kaaway tayo ng Diyos. Ngunit dahil sa dugo ni Kristo, pinagkasundo tayo, mga minamahal, ang Diyos. God and sinners reconcile. Ngayon ay naligtas na tayo, sabi ng Colossians 1:21 at Roma 5:10. Basahin natin matalata. Dito po sa Roma, chapter 1, verse 21. At kayo nung nakaraang panahon ay nanghihiwalay at makaaway sa inyong pag-iisip sa inyong mga gawang masasama. Dito po sa Roma, chapter 5, verse 10. Sapagkat kung noong tayo makaaway, ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa ngayong nagkakasundo na, ay mangangaligtas tayo sa kanyang buhay. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya meron tayong kinakanta, God and sinners reconcile. Ibig sabihin ng reconcile, maminamahal, yung bring back in harmony. Kaya sabi ng Biblia, tatawagin ang kanyang pangalang Emmanuel, na kung liliwanagin, sumasa atin ng Diyos. God with us. Dati God against us. Sinabi ng Lucas 11, talatang 23, he that is not with me is against me, and he that gathereth not with me is scattered. Sabi ng Lucas 11:23, ang sino mang hindi suma sa akin ay laban sa akin. Yung mga hindi naniniwala kay Kristo, mga hindi naniniwala may Pasko, yan ang ibig sabihin niyan. He that is not with me is against me.
Nakikipagkasundo na ang Diyos, ayaw pa nila. Ang hindi suma sa akin ay laban sa akin. Hindi ka naniwala sa Pasko. Hindi ka naniwala kay Kristo na siya ang Diyos na nagwanta, nagkatawang tao. Matuloy kang lumalaban sa Kanya. At he that is not with me is against me. Sabi, ang hindi suma sa akin ay hindi panig sa akin. At ang sinumang hindi suma sa akin, sila'y mapapahamak, sila'y masasambulat. Kaya napakapalad natin, mga minamahal, hindi tayo napunta doon sa patuloy na lumalaban sa ating mahal na Panginoong Hesus Kristo. Pabayaan niyo silang huwag magdiwang ng Pasko. Pero tayo, kahit araw-araw, kung pwedeng ipagdiwang, kung pwedeng magsaya, maglingkod na may kagalakan, magagawa natin, gawin natin. Sapagkat napakalaking bagay ang nagawa ng Diyos sa araw ng Pasko. Amen? At sabi rito, mga minamahal, sa mga huling talata, ang pag-asa natin, mga minamahal, yung ikalawang pagparito ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, looking for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Dito wala tayong pag-asa, mga minamahal. Ang tanging pag-asa na lang natin yung pagparito ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, kukunin tayong buhay ng mahal na Panginoon, body, soul, and spirit, at tayo isa sa Panginoon, magpakailan-kailan paman. Amen? Isulat nyo na lamang, mga minamahal, 1 Thessalonians 4:16 and 17. Yan po ang ating maluwalhating pag-asa na sinasabi ng Titus 2:13. Looking for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Ang great God and Savior Jesus Christ. Sila pag tinanong mo, sino si Kristo? Tao. Sino ang Diyos nyo? Ama. Ano pangalan ng Ama? Ewan. Hindi alam pangalan ng Ama. Pag hindi si Kristo ang Ama mo, nasa John 8:44, ang Ama mo, yun Diablo. Dalawa lang ang Ama sa Bible. Meron pangatlo yung sa Roma. Pero sa Biblia, dalawa lang ang Ama. Yung Amang Diablo sa John 8:44, tsaka yung Ama sa Ephesians 5:20, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Magpasalamat kayo sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo sa lahat ng bagay sa Diyos na ating Ama. Ang Diyos na ating Ama ay si Kristo. Amen! I'm about to say praise the Lord! Basahin natin ulit talata, Colossians 1:27, maminamahal ulit talata. Dito po sa Colossians Kapitulo 1, talatang 27. Nasa kanila'y nanggaling. Minagaling. Nasa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayaman ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil. At ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Amen. 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 Kaya pala hindi nila nakilala si Kristo, hiwaga pala ito. Mystery. Amen? Nasa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala sa inyo kung ano ang kayamanan at kalulatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil. Tayo yun, mga hintil. Pero yung Israel, kung sining chosen people of God, sila pa ang nagtakwil sa mahal na Panginoon. Pero sa atin, sabi, minagaling ng Diyos, ipakilala sa atin ang kayamanan ng kalulatian ng hiwagang ito. Hiwaga pala ito. Tapos sumunod pa itong mga naniniwalang si Kristo tao. Sumunod sa Diyos. Sumunod sa mga Judismo. Ha? Sabi ng Biblia, si Kristo na nasa inyo, siya ang pag-asa nyo sa kalulatian. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pag-asa natin ay tanging ang ating mahal na Panginoon. Amen! E pasalamatan natin siya. Purihin natin siya, mga minamahal. Kaya po'y tumayo. Magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko sa inyo, mga minamahal, hindi dahil sa material na bagay kaya tayo nagdiriwang, kundi sa dakilang pag-asa na ibinigay ng mahal na Panginoon sa Kristo. Kung meron tayong awitin dyan na Rays of Hope, awitin po natin ito, mga minamahal, yung Rays of Hope. Meron ba tayo dyan sa, ano, sa computer? Wala. Oh, Tagalog na lang, Tagalog. Salamat po. Mga minamahal, magpuri tayo. Pasalamatan natin dakilang Diyos.
Huwag natin i-focus ang isip natin sa material, sa pagkain, sa bagong gamit, sa bagong damit o sapatos. I-focus natin yung kaligtasan, yung pag-asa, yung kagalakan, kapayapaan na tinanggap natin dahil sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, lalo na po ang buhay na walang hanggan. Awitin natin ang salamat po, O Panginoon. Sa buhay na iyong karoon, pinatawad mo at binago mo Bawi po tayong lahat ng minamahal. Pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos. Ayaw tayo po'y pagdurug-durugin. Ayaw tayo pagputul-putulin. Hindi natin kayang bayaran. Hindi natin kayang suplian. Hindi natin kayang tumbasan ng dakilang kaligtasan na ibinigay ng ating dakilang Diyos. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mga baguhan tayo, mga minamahal, na tayo may palapitan mo sa unahan, palapitan ang ating mga Panginoon. At itabuyo, O Diyos, tayo'y makita sa muling araw kapag dumating. Tayo mga minamahal, ipahatid natin ang ating pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Napakadakilang bagay ang ginawa ng mga Panginoon. Sino tayo mga minamahal upang tayo mo ay pag-uulan ng pansin ang ating dakilang Diyos. Kapag dumating ka, ang iyong
mahal, sama-sama po tayo manalangin. Alam niyo, mga minamahal, isa sa ayaw ng mahal na Panginoon na ugali ng tao, yung tinatawag na ungrateful. Yung ungrateful, walang utang na loob. Hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Yung parang napakaliit lang ng tinanggap niya sa mahal na Panginoon. Parang hindi siya kontento, parang tumanggap lang siya ng isang buting bagoong. Hindi siya masaya. Mga minamahal, yun ang pinaka-ayaw na ugali ng Diyos, yung mga taong ungrateful. Hindi niya kayang suklian, hindi niya kayang tumbasan ang kaligtasan na binigay ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, suklian natin ang pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Paano natin susuklian ang kabutihan ng mahal na Panginoon? Sinabi ng mahal na Panginoon sa Biblia, ang ginawa ko sa inyo ay gawin niyo rin sa iba. Sabi ng Biblia, mga minamahal. Ay sabi ni Apostol Pablo, may utang ako, hindi lamang sa Hudyo, maging sa mga Grego, maging sa mga Hintil, may utang ako. Tinanggap ko ang kaligtasan na walang bayad, ibabahagi ko ng walang bayad. Ibahagi natin ang kaligtasan ni Kristo. Ang ginawa sa atin ng Diyos, gawin natin sa iba. Magligtas din po tayo. Magdala tayo ng kaluluwa. Mag-akay tayo ng kaluluwa. Magdala tayo ng mga taong hindi mananampalataya. Ipaunawa natin, mga minamahal, na ang pinakadakilang diwa ng Pasko ay yung matanggap niya ang dakilang regalo ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Mga minamahal, sabi, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Yung buhay na walang hanggan, ang tignan natin, ito ang pinakadakilang regalo ng Diyos sa araw ng Pasko. Ang susunod na gawain, mga minamahal, mag-imbita kayo. Magbahagi tayo ng kaligtasan. Sayang, mga minamahal, ang oras. Sayang ang bawat minuto na nating nandito tayo sa mundo, wala tayong ginagawa. Sinabi ng Biblia, babayaran ng Diyos lahat ng ginagawa natin para sa Kanya. Pag hindi ka marunong magdala ng kaluluwa sa paanan ng malapanganoon, ang tawag sa iyo ay ungrateful. Wala kang utang na loob. Dapat ang tinanggap mong walang bayad, sabi ng Mateo 10. Verse 9, sabi, ibahagi mo ang tinanggap mong walang bayad, ibahagi mo ng walang bayad. Gumaling kayo, pinagaling kayo, pinagpala, niligtas kayo ng Diyos, sabi, tinanggap niyong walang bayad, ibahagi niyo ng walang bayad. Sabihin niyo rin sa tao ang kaligtasan na tinanggap natin sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ay po isama-samang manalangin, mga minamahal. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa, mga minamahal, pasalamatan natin siya. Andaan natin ang dakilang kaligtasan na ibinigay niya sa atin, mga minamahal. Sinabi ko sa inyo, anuman pagsubok na nararanasan natin yan, wala sa kalingkingan yan, mga minamahal, sa kaligtasan, sa gantimpalang naghihintay sa atin, mga minamahal. At tayo po'y sama-samang manalangin na naman ang ating mga karamdaman, mga problema, alunman ang mga gawa ng kalaban sa buhay natin, mga natitirang kahinaan, sa lahat ng mga pangailangan natin, mga minamahal, sama-sama natin idalangin sa ating dakilang Diyos, sa pangalangin ng ating minamahal, mga magulang siya, ating mga pastor. Buksan natin ang ating labi, ang ating puso, manalangin tayo, mga minamahal. Dakilat mapagpala po naming Ama sa Langit, Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Malapanginoon, iunat mo po yung mapagpala at mga pangyarihan kamay sa lahat ng mga anak mo ngayon. Malapanginoon, abutin mo po sila. Ano man ang kalamang taglay na karamdaman? Ano man ang taglay nila mga problema, mga suliranin? Ano man po, malapanginoon ang kalamay nila, lapit sa iyo, dakilang Diyos. Iunat mo po yung mapagpala at mga pangyarihan kamay, malapanginoon. Amin pong pinagkakatiwalaan ang mga salita, mala Panginoon, na sinabi mo sa iyong mga salita na kung ibinigay mo ang iyong buhay para sa amin, ano pa kaya ang aming mga iningi sa buhay na ito, mala Panginoon. Kapag palain mo mga anak mo, abutin mo ang mga pangailangan, bago kami lumisan sa banal na lugar na ito, mala Panginoon, matanggap ng lahat ng mga narito ngayon ang katugunan ng kalma panalangin sa makapangyariang pangalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Ipatong natin ang ating mga kamay, mga minamahal, sa ating mga ulo. Sawayin natin lahat ng gawa ng kalaban, demons of
demons of infirmities and diseases, masakit, mga karamdaman, banggitin niyo po specific kung ano mga problema, ano mga karamdaman, mga bisyo natin. Sabi niyo, lumayas ka sa akin sa mga pangyari ang pangalan ni Jesus. Manampalataya kayo, manapangawa ka natin ang salita ng Diyos. Ibinigay niya ang buhay niya, maminamal para sa atin. Ano pa kaya ang mga maliit na bagay na hinihingi natin dito? Sawayin natin lahat ng gawa ng kalaban, demons of infirmities and diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood. Sinasawayin namin lahat ng gawa ng kalaban. Hallelujah, mga problema, malatas kayo sa mga pangyari ang pangalan ni Jesus. Be healed, deliverance in Jesus' name. Vices began, problem be solved. In the name of Jesus, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng sakit ng karamdaman, kahirapan, problema, pagsubok, lumayas kayo sa mga pangyari ang pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Hallelujah, bless us, Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Tumayo tayo, mami na mahal. Sabay-sabay tayong sisigaw habang tayo tumatalon. Mami na mahal, angkinin natin ang katulgunan natin panalangin. Sabi ng Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa. Napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Amen? Sabay-sabay sumigaw habang tumatalon, tatlong beses, mami na mahal. Hallelujah, praise the Lord. Tatlong beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mami na mahal. We love you so much, but there's Jesus loves you more.